Yung nabanggit ko namin kanina, Sir Benjo, na parang pinaplano raw ho ata ulit ng bagong education secretary na si Secretary Sunny Angara na ibalik daw ho ito po mga visual aids na pinatanggal noon ni Vice President Sara Duterte. Ano po yung pagtanggap po natin dito ng ating po mga kaguruan? Well, ang ever since naman ang sinasabi po namin, ano, hindi naman din na kasi tingin namin, ano, hindi naman din kasi tama, ano, yung order dati, ano, na totally iaalisin, ano, yung mga naka-display sa school, no? Ganda. Uh-huh. Ano ko kaya yung reaction ng mga teachers po natin dyan? Kasama yan na po natin si Sir Benjo Basas. Magandang umaga po, Sir Benjo. Kasama pa rin ho ninyo, Brigada Gabat, Brigada Angel. Good morning po. Morning, Sir Benjo. Sir Angel, Sir Gab. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay po natin. Opo. Eh, yung nabanggit ho namin kanina, Sir Benjo, na parang pinaplano raw ho ata ulit ng bagong education secretary na si Secretary Sunny Angara na ibalik daw ho ito po mga visual aids na pinatanggal noon ni Vice President Sara Duterte. Ano po yung pagtanggap po natin dito ng ating po mga kaguruan? Well, ang ever since naman ang sinasabi po namin, ano, hindi naman din na kasi tingin namin, ano, hindi naman din kasi tama, ano, yung order dati, ano, na totally iaalisin, ano, yung mga naka-display sa school, no? Doon sa decluttering, no, na sinasabi po nung ating dating kalihim, no? Of course, we voice our concern, no, during those days. No, one year ago, no, in fact, no, if I'm not mistaken, September yata yan, no, nung nilabas yung kautusan po na yan, no, ni Secretary Inday Sara, no? Yun din yun ang sinabi namin, ano, kasi hindi naman kami kumbinsido na kinakailangan alisin yan. In fact, ang sabi nga namin noon, ano, nakakatulong yan, ano, dun sa retention, ano, sa learning ng mga bata, no, kasi kung nakikita mo diyan yung mga display, no, nakikita mo yung mga lalo na sa mga formative years, lalo na dun sa kinder to grade 3, no, yung pinatawag po natin na stage 1, no, eh yan yung mga bata, no, pag nasa school sila, dapat lahat ng nakikita nila ay tungkol sa learning, no? Mm-hmm. And then of course, no, yung mga display din ng mga halimbawa ng mga kagitingan ng ating mga bayani, yun ay pagpapaalala rin sa mga bata, no, na ito pala ang mga to, eh talagang pinaglaban pala kami nito, no, o yung mga planeta, no, yung mga chemical symbols, no. So lahat naman ang yan, ang layunin ay matuto, no, makatulong sa pagkatuto ng mga bata. Although kami naman ay paporte, no, na hindi dapat gumastos yung teacher dito, hindi dapat ito gawing contest, hindi dapat ito gawing isang kumbaga criteria, no, kung sila ay bibigyan, no, nung pagkila o rating, kasi gumagastos talaga yung mga teacher, no. But in the end, ang sabi nyo namin dito, no, kasi may mga pag-aaral, no, in all fairness, no, Sir Angel, Sir Gab, may mga pag-aaral na halos walang ano, wala na halos walang pinagkaiba, no, in terms of impact, no, itong meron na display at walang display. Ngayon, kung ganoon po yung lumalabas, eh anong gagawin natin? Ipagbabawal ba natin? No, ang sagot po namin doon, hindi. Ang sagot po namin doon, hayaan mo yung teacher, no, kung saan siya masaya. Diba? Hayaan mo yung teacher kung ito'y bahagi, no, ng kanyang academic freedom, no, nasa batas din naman yan, no, na yung guro, ay hayaan mo, no, na magkaroon ng tinatawag nating academic freedom sa discharge of duty, especially sa classroom. No? So, in the end, no, to sum it up, no, medyo mahaba yung aking naging paliwanag. Okay, no? Lang po. To sum it up, no, yes, no, we welcome, no, this pronouncement from the DepEd. Ang sinabi naman ni Secretary Angara before ay pag-aaralan, eh, di ba? So, status quo, ibig sabihin hindi pa ito, hindi pa ito papalitan, no? So, pag-aaralan. And we're sure, no, na maikinig naman Secretary Angara sa ating mga
Mm-hmm. Actually, buti nga ho na banggit ho ninyo, Sir Benjo, na meron palang pag-aaral na, ano, na walang pinagkaiba yung may visual aid at wala. Kasi tatanungin ko po sana kayo, Sir Benjo, mula ho ba nung tinanggal itong mga visual aids na ito, meron ho ba kayo napansin na epekto po sa mga learners? Sila ho ba, kumbaga ba, mas naging naburingan ho ba sila tuwing papasok sa mga classroom, lalo na yung mga bata, kasi naging plain nga ho, di ba, yung order, dapat plain lang, walang disenyo. May nakita ho ba tayong ganun, Sir Benjo, na mula ho nang tinanggal yung mga disenyo, eh parang tinamad ba sila pumasok, na walang ba sila ng motivation pumasok? Meron ho ba mga ganun, Sir Benjo? Sa ngayon, no, wala, hindi ko masasabi, no, na meron na at makita na nating impact niya, no, after a year, no. Considering of course, no, na yun nga inutos nung around September last year, no, so nakahalos na isang school year tayo, no. Wala pa po kaming ganun, no, pero sabi ko nga po, no, in the end, no, kung ano na lang yung makaka-motivate, no, dun sa teachers, no, kasi dun sa mga bata, no, based on the studies, ay hindi naman talaga impactful, no, itong meron o walang display, no, pero kung feeling ni teacher, masaya siya, di ba, at feeling niya ay medyo nakakatulong sa kanya, kahit sa kanya na lang, hindi na sa bata, di ba, yung meron siyang nakikita dyan, no, siyempre magre-refer siya dyan pag nag-lecture siya, o mga bata, tignan niyo yun, yun yung illustration, di ba, parang pwedeng ganun, ano, so, ibig sabihin, meron tong may tulong, no, ito sa generally, no, dun sa pag-aaral. No? Oh. So, baka ibigay na lang natin. Again, ibigay natin dapat sa teacher po. Until now, may mga pictures pa rin tayo, may mga larawan pa rin, may mga materials pa rin dun sa mga silid-aralan, Sir Benjo. Ayon din po siguro sa pag-observa din po ninyo, hindi naman lahat natatanggal talaga yung mga materials na yan. Pero sa palagay po ba ninyo, sir, yung sabi ni Secretary Angara na magkakaroon muna ng survey siguro sa mga regional offices, kinukuha din ni Secretary Angara yung ibang mga comments din po ng iba, eh baka sakaling mapadali ito, Sir Benjo, kung sakasakali man. Sa tingin po ninyo, okay to, sir? Okay po, no, maganda rin naman yan, no, kasi nung pinatanggal yan, eh gulat lang yung rin naman kami, di ba? We don't know, no, kung ano yung ginawa, no, na basis, no. Although nagpe-present ang DepEd at time, nagpe-present siya ng mga studies, di ba? Opo. Pero kinounter din naman yan, no, nung ilang mga researchers natin, ayun nga, no, yung sinasabi ko po, no. So, at least, no, dapat ngayon talaga ay medyo sabihin natin consultative dapat, no, yung Department of Education na. Kasi in the end, ang magpapatupad ng mga programs, kaming yung mga nasa field, eh. Oo, diba? Tama. Hindi naman sila dun sa central office, eh. Diba? So, yan, eh, dapat walang yung disconnect, no, between the schools, no, in the field, no, and the central office, ay dapat maalis natin para ano naman, ano po, hindi naman po tayo naliligaw, no, para ate. Like, kasi in the end, sabihin ng mga teacher, hindi naman lang kami kinonsulta. Di ba? That's valid, ha? That's valid reason, no, in the first place. Okay. Ito naman po, sunod ko pong katanungan, Sir Benjo. Medyo nakababahala po kasi ito pong inulat po ng EDCOM 2. Parang itinuturing daw ho pala na ang Pilipinas daw ho ay bullying capital sa buong mundo. Aba. Medyo alarming ho ito nung una ko pong nabasa at na-report ho sa amin, Sir Benjo. Ano ho ba kaya sa palagay ho ninyo yung mga hakbang para ho maiwasan ito? Sa palagay ho ba ninyo, sa ngayon ho ba, yung estado po natin, yung mga guidance counselor ho ba natin, may kakulangan ho ba? Paano ho kaya ito, Sir Benzo? Well, nakakagulat din naman talaga yan, no? And that's very alarming, no, in the first place, dahil mo, sa buong mundo, eh, ano tayo, no? Dalawa lang gold medal natin sa Olympics, no? Pero biglang tayo dito. Dito talaga, ano, di ba? Top 1 talaga tayo, no? Hindi overall champion ng dating natin, ano? At sa isa-isang matamang, sa isang negatibo, no, na balita, no? Mahirap pong ano, eh, mahirap naman na napabulaan na natin yan, no? Kasi, I assume, no, hawak naman ng EDCOM yung pag-aaral, no, hinggil dyan, no, sinasabi nila, ang sinasabi nila yung PISA, eh, di ba? So, huwag na natin pag-usapan kung gaano scientific, no, kung gaano ka-valid yung research, no, at paano yung paraan, no, the thing is,
lumalabas tayo yung bullying capital. Oh. Ano po, no, kahit pasabihin natin kalahati lang yan ang totoo, di ba? Hmm. Alarming pa rin yan, no? At kailangan po natin actionan. Well, anyway, matagal na rin namang na-raise ito, no, na mga issue, no? Yung bullying sa eskwelaan ay isang nakakalungkot naman talaga na pangyayari, pero nangyayari po talaga yan, no? Ang dami, no, ng mga manifestations diyan, ano, yung mga simpleng mga asaran, ano, dahil sa pangalan, dahil sa itsura, sa amoy, sa kinalalagyan sa buhay, no. Ito yung mga factors, eh, no, na nagiging prone yung ating mga bata, yung ating mga mag-aaral, no. Uh-oh. Dun sa bullying. Pag sinabi natin bullying, by the way, it's peer abuse, no, bata against another bata ito, no. At lumabas po, no, nung mga unang pag-aaral, no, na yung mga bata na nambubuli, ito yung meron talagang problema rin. No, so sa totoo, mas ito yung mga unang biktima, no, itong mga batang to, no, na isinasali nila yung kasawian perhaps sa buhay, no, doon sa iba. So kung ako ay for the longest time ay sawi, no, sa pamilya ko or wherever, no, eh maghahanap naman ako ng somebody, no, na pwede kong i-overpower, na stronger ako. So that a person, that kid, no, would look for another kid na weaker, no, sa tingin niya, no, at yun na yun, ano, yun na yung nagiging title ng bullying. But of course, marami pa, no, isa lamang po yan, no, so kailangan po talaga itong tignan. Pero ang problema natin, idiretso ko na po, problema natin, how would we address, no, how could we address, no, this problem? Kung wala tayong professional guidance and counseling program, wala po tayong, pasabihin ko pong gano'n, ano, ilan lang ang guidance counselors, no, registered guidance counselors na deployed sa Department of Education. Dahil sobrang baba ng sweldo, no, salary grade 11, no, tapos ang qualification niya ay pang salary grade 18. No, look at the difference po. No, yung salary grade 18, nasa 50 mil na po yan. Ang salary grade 11, nasa wala pang 30 mil, 28,500, no, ganyan lang po yan, no, po. Ang layo, di ba? Tapos siyempre kung ako ay RGC, no, Registered Guidance Counselor, maghahanap ako ng greener pasture. Ba't ako magtatsaga sa DepEd? Eh parang ako naman, eh di baka kailangan ko na rin ng counseling, eh, kapag nagka-problema po ako, no. Uh-huh. So sayang, no. Ito yung kami, malaki po yung tiwala namin sa ating mga guidance sa counselors, dahil ang hirap po na pinagdadaanan nila bago nakatapos ng pag-aaral, and much more bago makapasa sa licensure examination, ano, po. So kapag hindi yan na deploy, hindi natin, dapat sila yung ano, eh, no, ito yung mga unang-unang mga tao, no, na i-welcome natin sa Department of Education, ano. Given the situation of the DepEd and our public schools, kailangan po talaga natin. Opo, yun. Sana nga talaga ma-address yung kakulangan at ma-adjust din yung sahod ng mga guidance counselor nga natin. Kasi kagaya na nabanggit ni Sir Bencho kanina, partner, at mga kabrigada, yung bullying nag-umpisyan sa tahanan. Yung mga biktima ng mga problema sa bahay, pagpasok nila sa eskwela, maghahanap sila na kumbaga ba, hindi man literal o literal na punching bag. Pagpapasahan nila nung nararamdaman nila sa bahay. Lalabasan nila lang sa malang loob. Oo. Kasi naghahanap sila ng mas mahina sa kanila para mapagpasahan nung galit. At sana nga po ma-address po yan, Sir Bencho. Ito pong kakulangan natin sa guidance counselor. With that, Sir Bencho, maraming salamat po sa oras po na binigay niyo sa amin ngayong umaga. Thank you po. Thank you, Sir Bench. Yes po. Good morning din po. Salamat sa opportunity. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.